Ito ang Broad Stream Cast Communicators, ang naiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Stream Cast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Stream Cast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Marami ang nagsasabi na talagang kakaiba ang mga awiting sariling atin. Ang sabi nga nila, ito ang OPM, Original Filipino Music. Sa kauna-unang pagkakataon, narito sa naiiba at kakaibang plataforma ang ating mga awitin at musika. Virtual Sunday OPM Jamming. Ito ang pagbubuklod ng mga awiting sariling atin. Virtual Sunday OPM Jamming. At ngayon, narito na ang inyong mga multi-awarded hosts, Ms.Camille Victoria at Mr.Charlie Frog. Hello, hello! Naku, magandang hapon po sa inyong lahat. Siyempre, Sunday ngayon, ating virtual Sunday OPM Jamming. Good afternoon, everyone. And of course, kumusta ang inyong Sunday? Hello, Randy Demetita. Meron tayo ang unang viewer natin. Randy, kumusta naman? Ito ba, kailangan i-share na natin. Sana po i-share niyo po sa inyong mga timeline, sa inyong mga kaibigan, para po makadating sa kanilang ating programa. Siyempre, hindi ko pa makakasama ngayon ating kapatid na Charlie, but later on, I'm sure magjo-join siya sa atin sa ating group chat, sa comment box natin. So, tayo ay mag-share muna ang ating programa. Ayan. Good afternoon sa lahat-lahat na ating mga kaibigan, kababayan, mga ating suki. Sana'y mag-join sila sa atin. Siyempre, sana mag-invite tayo. Jordan, invite mo na yung ating mga tropa. Tropa ba tawag doon? Ating mga regular, mga suki natin. Parang suki yung tindahan lang. Siyempre po, marami na po na naman tayong mga kwentuhan at may guest tayo later on. For now, meron tayong guest. Ako ay very excited, no? Kasi yung ating guest ay taga Camarines Sur. So sa mga taga Camsur, sa mga taga Bicol, no? Bicol yan eh. Sana may makapanood kayo nito dahil magandang episode namin today or tonight. Dahil ang ating guest ay isang composer. Yan siya din na nagpo-produce ng kanyang mga songs, no? Isa rin siyang singer at magaling siyang guitarist. So later on, makikilala natin ang ating special guest na composer, na artist. So, syempre as usual, pag kami dalawa ni Charlie talagang magkakwentuhan, although wala siya ngayon, ay ang ginagawa namin, syempre yung mga original songs po namin ang aming pinaparinig sa inyo, sinishare namin sa inyo. At yun po, lahat ng mga original songs po namin ni Charlie ay available po sa aming YouTube account. Hanapin nyo lang po sa YouTube channel namin, The Official Camille Victoria. At syempre po yung kay Charlie, Charlie Fry. Syempre, speaking of Charlie Fry, kinukongratulate natin siya dahil nag-viral ang kanyang bagong ginawang song na parody or basta mga nakakatuwang mga songs ang lately ang mga kanyang pinopost. Congratulations! Ano siya? Viral siya. So sana rin po ay mapakinggan nyo, ma-share nyo rin po sa inyong mga friends, sa family nyo abroad, no? Mas maganda na
na mapanood din nila. Nakakatuwa kasi, magaganda yung mga message yung song niya. Nakakatuwa, nakaka-entertain. At the same time, kung papakinggan nyo ay may matututunan kayo para po tayo ay maging aware sa mga nangyayari sa ating bansa. Yan. So, na-share ko na. Thank you so much, Randy. Nasaan bang ating mga kaibigan? Ba't wala pa sila ngayon? So, anyway, siyempre, sabi ko nga po, excited din kami dahil ang BSC, Broad Stream Cast Communicators, ay magkakaroon na ng first year anniversary this September 21. So lahat po kayo, lahat po ng mga ating mga suki, mga regular viewers natin, yung mga nagjo-join sa atin sa comments box, sa ating group chat o sa mga programa natin, lahat ay very much welcome po kayo. Sana po manood kayo on that particular day sa aming celebration ano, na aming first year anniversary. Siyempre gusto natin mag-thank you sa ating presidente kay Sir Tony Salaw, ating president. Kasi siya po ang talagang nanguna, ang founder ng Broad Stream Cast Communicators. At siyempre kasama rin po niya si Ka Ben Paipon, no? Sir Ben Paipon, ang ating vice president. Siyempre kasama din dyan sila Ma'am Lillian, si Ma'am Lillian po ang ating treasurer. Dahil siya po ang bahala do sa kami po ay may mga souvenirs na t-shirt, no, polo shirts. Kung gusto niyo rin po mag-avail, pwede rin po kayong mag-message sa amin ni Charlie o sa BSC mismo, kasi po yan po ay open po yan sa mga followers natin, viewers namin. Sa mga hindi pa po pala nagsusubscribe, sana po ay mag-like and follow po kayo sa BSC page sa FB. Madali lang po makita. Pag nakita nyo po yung capital letters lang, BSC, yan na po yun. I-search nyo po yan. At pag po kayo ay syempre nag-like na, no, nag-follow, kayo po ay mag-notify sa lahat ng mga programa namin everyday from Monday to Sunday. Meron po kami mga programa na 7:30 pa lang po. Kayo ay mabibless na dahil meron dyan pa gospel sharing, no, kasama si Brother Mark. Sana po ay mapanood nyo po yun from morning pa lang 7:30. Basta marami-marami po kayong mapapanood, mga informative programs, mga makakakuha kayo ng mga ideas about buhay online. Yan, si meron tayong Mami Teki, you know? Si Ma'am Kay. Tapos sino pa ba? Yan, si Ma'am Lilian, lagi nyo rin mapapanood. Marami rin siyang mga tips na binibigay pag yan ay Saturday and Sunday, no? Si Ma'am Lilian. Siyempre itong programa namin, Charlie, pag Saturday po sa akin po yung Single Moms Diaries from 7 to 9 p.m. po yan. Nakagabi nga, meron pa ang program. Kaya medyo puyat pa. Pero nakakatuwa kasi ang ganda ng programa namin kagabi dahil pinag-usapan namin yung pagkakaiba po nung ano, yung high-tech kasi ngayon na yung, alam yung mga gadgets, di ba? So kinumpare namin sa noong araw eh. Noong araw eh, 3210, napakaswerte mo na may cellphone ka mag 3210, di ba? Lumang loob. At yung parang ano, panggadgad ng iyelo, yung aking una-unang cellphone na Motorola. So ang ganda ng topic namin. Sana mapanood niyo rin po yun. By the way po, ang mga programa po ng BSC, Broad Stream Cast Communicators, kung yun po ay nalbaw na miss nyo dahil kayong lumakad, meron kayong pinuntahan importante, at yun na panood, na umpisahan, lahat po niyan ay pwede nyo pong mapanood sa aming YouTube account. Yan po ang BSC ang YouTube. Kaya mapapanood niyo po yun, lahat ng programa na na-miss nyo. So, ibig sabihin, kahit po kayo na-late or medyo akala nyo, ay, hindi ko napanood yung programa ni Camille or kaya ni Charlie or kung sino pa, sila Sir Nika Ben Paipon, Sir Tony Salaw, lahat po na yan, na-upload po yan within a day sa YouTube channel namin. Just look for yung aming ang pinaka-channel po ng BSC. Yun pa rin po, BSC Broad Stream Cast Communicators sa YouTube, para po i-follow nyo na rin po, share and subscribe para mapanood nyo rin po lahat-lahat po ng programa namin. So ayan, siguro ngayon pwede na tayong mag-play. Mag-play na tayo na. Ate, kam na, mag-hi muna tayo ka. Joanna De Castro Francisco. Hello, nakusuking-suki ko itong si Joanna. Thank you so much, Joanna, for always patronizing our programs. Kagabi, nandun din siya sa program. Thank you so much. At
Sana po i-share nyo na po ito sa mga kaibigan nyo, kamag-anak nyo, para po tayo ay mas masaya. Diba? So, yan si Joanna, napakasipag yan. Thank you so much, Joanna. I-share mo na sa iyong mga, ano, sa buong pamilya. Ah, naku, masama daw ang pakiramdam ni Charlie. Magpagaling ka, kapatid. Oo. Naku, sayang pa naman. Anyways, ipe-play namin ang mga songs mo ngayon, Charlie, no? Get well soon, kapatid na Charlie. But once again, congratulations sa iyong nag-viral na video. Yan po, i-like at follow and subscribe nyo rin po si Charlie Fry sa YouTube. At syempre sa Facebook. Alright. So sabi ko nga, usually pag first pa lang, start pa lang ng aming programa ni Charlie, kapatid na Charlie, nagpe-play kami ng original compositions. So pwede na tayo mag-play ng isang kanta dyan, Jordan. Ano ba ang pwede natin i-play? Teka lang ha. Yung hindi, siguro, yung sana'y makapiling, yun ba ay na-i-download mo, Jordan? I hope na-download mo yan. Para medyo masaya, no? Yan, sabi ni, ayan, share dan, sabi ni Joanne. Joanna De Castro. Thank you so much, Joanna, for sharing. Ayun pala si Ma'am Angelica. Thank you so much. Good afternoon. And God bless you always, Ma'am Camille and Charlie. Sir Charlie, more power and be safe for always. Thank you so much. Nakakatuwa naman talaga to si Ma'am Angelica kasi kagabi din nanood din siya sa akin. Tuwan-tuwa po ako talaga dun sa mga ating mga viewers na hindi po nagsasawa na manood, mag-patronize sa atin, mag-follow sa mga programs namin ni Charlie sa BSC. Maraming salamat. Alam niyo po ay, ito po ay talaga nakakataba ng aming mga puso, no, na ibig sabihin kami po ay nai-inspire palalo para pagbutihin, para mas makakaroon tayo ng magandang discussion, no, sa ating programa, makapag-share kami ng mga awitin namin, mga original songs namin, ay sobrang-sobrang nag-uumapaw po ang aming galak at kasiyahan. At sana po ay be-bless kayo ni Lord ng maraming-maraming blessings every day. Kasi kayo ay nagbibigay ng oras para sa amin. Thank you so much. So ayan na, mag-play na tayo, Jordan. Andiyan na ba yung sana'y makapiling ka? Or ano ang pwede? Ay, ayan na. Para po sa inyo lahat. Sa bawat sandali, naaalala ka ang iyong mga halik. Yakap mo na kay higpit, bakit bigla na lang ako'y iyong iniwan? Ilang beses ko bang dapat sabihin pa? Pag-ibig ko'y wagas, hindi magwawakas. Ako'y sa'yo lamang, ngayon at magpakailanman. Ang puso ko'y uhaw sa iyong pagmamahal. Damdamin ko'y tunay, laging maghihintay. Ang awit ko'y para sa'yo, mula sa puso ko sinasabi nito. Lagi kang pangarap sa lahat ng sandali, sana'y makapiling kang muli. Noon sinabi mong mahal mo rin ako, kailan may di ka magbabago. Bakit bigla na lang ako'y iyong iniwan? Ngayon nasa na ang mga pangako mo? Ang awit ko'y para sa'yo, mula sa puso kong sinasabi nito. Lagi kang pangarap sa lahat ng sandali, sana'y makapiling ka. Sandali,
And that was Sana'y Makapiling Ka. Yun po ay syempre ang inyong lingkod po nag-compose. And very thankful tayo dahil nakasama ko doon ay puro magagaling na kasama natin, kaibigan natin sa music industry. Sila Ernie Magtuto, ang aking pianist. Ang aking guitarist ay si Billy Melendres. Ang aking bahista dyan ay si Bong Gonzales, Glenn Velarde, aking drummer. And of course, last but not the least, si Dix Lucerong, ating sax player, saxophonist. Thank you so much sa kanilang mga magigiting na mga musikero at mga kaibigan ko for joining in that production and yon live recording. They call it live recording kasi nga live musicians po. Hindi siya katulad ng mga iba na digital na like ni-record lang or in-arrange lang ng parang computerized. No? Pero ito po ay live instruments. Kaya very thankful ako sa kanilang lahat. Maraming salamat, mga kapatid. Alright, Annalyn. Hello to Annalyn. Magandang hapon po. From Demetria. Ito pala, wife ka ba ni, ano, ni Randy? Thank you so much, Annalyn, for watching. Maraming salamat. Sana i-share mo din sa ibang friends mo. And of course, this time, gusto naman nating makarinig ng isang composition ating kapatid na Charlie Fry. Dahil wala siya dito, pero syempre namimiss natin siya. Oh, thank you so much, Angeline San Pedro, for sharing. Share lang natin ang issue. Okay. Mas maganda yun na alam ng ibang mga kaibigan natin, our friends natin, na may ganitong programa. Ang goal po ng ating programa, no, Virtual Sunday OPM Jamming, ay para po makatulong din tayo sa kapwa natin artist, na Pinoy artist, na sabi nga eh, yung mga hindi na nararating ng radyo or ng television, marami pong lugar na ganyan, ano. Hindi naman natin sinasabing bakit wala ba dong signal or something. Yun po talaga yung nagiging problema. Kahit na nga sa cellphone natin or sa kung tayo ay may gadget, minsan nawawalan po tayo ng signal. Kahit na tayo ay nandito sa Metro Manila, di po ba? So, what more? Yung mga nasa malayong lugar. So, through Facebook po at itong mga ano natin, platform natin, like yan, StreamYard. Kaya po ang layunin ng ating programa ay makapagbigay po, makapag-entertain at makapagbigay ng magandang programa at isi-share natin yung mga compositions na mga sariling ating gawa ng mga Pinoy. Na hindi natin, actually nung bago po mag-pandemic, di po ba, yun na nga, doon na nag-start na nawala na ng mga, yung mga regular show, in fact, ilan lang yung natira, di ba, Itbulaga or may ibang a few programs lang na napapanood natin kasi mga news, di ba? So, malaking kawalan po yon dahil yun po mga napapanood natin yun. Kahit pa paano, everyday kasama na natin sa routine natin yan. Papanood natin, nagpapasaya sa atin, nagbibigay ng information sa atin, sa paligid, awareness, kung ano nangyayari sa mga, sa balita, sa gobyerno, sa kapaligiran. So, kasama na rin syempre entertainment. Yung pagiging papakikinig natin ng music. Di po ba? So, yun na nga po. Bago natin i-introduce yung ating guest for this episode, pakinggan muna natin ang isang composition ni Charlie. Ito yung Sayaw. Yan. Charlie Fry with the song Sayaw. Sumasayaw, umiiti ang araw, hangin ay naglalambing sa bawat mong galaw. Kung ika'y umiindak, damang-dama ang iyong galak, at kita ko sa iyong ngiti, ikaw ay masaya. Ako'y nag-aabang sa iyong mga hakbang, puso'y gumagaan sa iyong pagsasayaw. Sasaliw
ng tugtugin, ako sa'yo'y maglalambing. Kung pwede lang makasabay, yan ang aking hiling. Sa ating pagsasayaw, sana'y iyong maramdaman. Binubulong ng puso ko, ika'y aking mahal. Ako'y nag-aabang sa iyong mga hakbang. Puso'y gumagaan sa iyong pagsasayaw. Sa ating pagsasayaw, buong mundo'y nakatanaw. Kislap ng bawat bituin sa ating tumatanglaw. Sa ating pagsasayaw, sana'y iyong maramdaman. Binubulong ng puso ko, ika'y aking mahal. Diba? Nakaka-indak naman ang kanta ng kapatid natin na si Charlie Fry. Teka muna, bago tayo magbigay ng ating guest ay mag-shoutout tayo. Nakita ko dito si Dante Castillo Katangay. Hello Dante, kumusta naman? Happy Sunday po sa inyo lahat. And of course, nandito si Ate Susan. Hello Ate Susan Bermido, yan po ay pinsa namin. Kumusta ang Sunday niyo dyan sa inyong lugar, Ate Susan? Hello to Myra Sanchez. Thank you so much for watching. At syempre, dyan si Ma'am Angelica Paz, si Joanna De Castro. Thank you so much po sa inyo. Sana po i-share and like. Syempre, share nyo po sa mga friends nyo po, sa inyong mga kaibigan sa Facebook, Messenger, lahat-lahat na para po mas masaya. All right. So this time, ay i-introduce na natin ang ating guest. Siya po ay kaibigan, may common friend kami, ano, dahil kaibigan ko din yung isang composer na kaibigan niya, na nakilala niya daw, I think 2007 din. Pero syempre, i-interview natin siya. So, tatanungin natin siya later on. How about a big hand for Tiano Lelis? Yan. Hello, Tiano. Kumusta ka? Ay, wala naman yata ang mic niya. Hello? Hindi natin siya marinig. Lakasan mo siguro yung setting mo ulit ng mic. Parang nawala ulit ang tunog. Masyado yatang na-excited itong si Tiano, nawala yung sound. Pero naririnig mo ba kami, Tiano? Nawala yung sound. Okay. Sige, habang hinihintay natin, ito po si Tiano ay taga Camarines Sur. Yan, kaya very happy tayo dahil kahit papano ay first time niya mag-guest sa ating programa. Sayang ko nandito si kapatid na Charlie eh. Mas masarap sana kwentuhan at Q&A natin eh. Okay, habang hinihintay natin si Tiano, mag-ano muna tayo. Shout out muna tayo sa iba pa nating friends. Ayan. Ayan, uy, dumadami na. Nasa 9,000 na ang nanonood sa atin. Namana na ako kay Charlie. Charlie, ganun yung mag-ano niya. Ang count niya, laging maraming zero sa huli. Ayan, sabi ni Dante, okay naman daw siya. Kagabi kasi hindi ka nakapanood ng program kong Dante, ano? Busy kaya ito kagabi. Alright. Ayun, importante tayo ay safe, no? Wherever we are. Sana safe tayo, magpa-vaccine po, mag-ingat. Pag tayo lumalabas, laging po tayo mag-iingat, syempre.
Huwag na masyadong nag-stop over sa kakwentuhan. Importante po, naka-face mask, naka-face shield, at may alcohol. Huwag niyo lang po i-sprayan ng alcohol yung kausap niya. Siyempre, kawawa naman. Yung mga dalit-dalit yun. Okay na ba, si Tiano? Nasaan na ba siya? Sayang, nawawala yung sound niya. Siguro, i-ano mo na lang siya ulit, Jordan. Mag-leave muna and then, tsaka na lang siya ulit pumasok sa ating, live stream. All right. Habang hinihintay natin si Tiano. Ngayon pa ba? Yun nga. Re-remind ko kayo ulit sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe at follow sa BSC, ang FB page po ng BSC, Broad Stream Cast Communicators. BSC, hanapin nyo lang po yan. Search nyo lang po sa FB, makikita nyo po. I-like nyo po at i-follow at i-share para po lahat ng mga programs namin ay mapapanood nyo po from Monday to Sunday. Maraming po kayong programs na mapapanood na mag-e-enjoy po kayo. Merong mga about music, merong mga online na... Ayan na, si Tiano. Wala po. Ayun. Pero ngayon, naririnig mo na kami? Opo. Okay. Ay, ano ba yun? Sorry. Ayun. Minsan itong pakialamero talaga to. Pusa siyang napipindot eh. Anyways, so kumusta ka na Tiano ang diyan sa Camarines sir? Okay ba ang weather diyan? 'Di ba maulan? Ano naman ang medyo weather diyan? Medyo maulan po. Tapos umuulan hapon. Mm-mm. So, pero okay lang. Mm-mm. Okay, yan. Basta wag lang bagyo, no? So Tiano, ikaw na-mention mo sa akin na yung 2017 ay na-meet mo si Dennis Rojas, ang kaibigan nating Dennis Rojas, syempre magaling din composer, singer yan. Opo. Sige, kwentuhan mo kami, paano mo siya, saan kayo nagkakilala ni Dennis? Paano ka napunta? Bali. Sa ganitong business. Noong 2017 po, mahilig po ako magsulat-sulat ng kanta. Then naisipan ko pong sumali sa PhilPop Bootcamp. So nakasama po tayo dun sa PhilPop Bootcamp sa Baguio. Kasama ko po dun si Kuya Dennis. Ayun. So, yung isa sa mga pinaka lagi naaalala kong kanta niya is about dun sa utang. Sila yata then, ni Charlie magkasama dun eh. Parang ganun. Ay, hindi. Okay. Yun yung isa niyang kanta. Meron siya mga novelty. Tama. Tsaka about, meron siya isang Christmas song, di ba? Madami po. Bali, nakapunta po siya dito ng Bicol nung nakasama siya sa finalist ng sa PhilPop. Mm-hmm. Last 2019 po. Kaso lang pandemic, walang access, di kami nagkita. Pero siya po ngayon yung nag-refer sa akin na sana naman daw maiparinig ko yung mga original song ko sa ibang party ng... Tama. Thank you so much. At least, di ba, nagkausap kayo. Tapos, nag-guess kayo. Huwag ka kakabahan. So, ganito, ang tatanong ko pala sa'yo, anong age mo nung nag-start ka talaga mag-gitara na napansin mo na ito yung passion mo, gusto mong gumawa ng music, natuto ka mag-gitara, ilang taon ka nun? Nasa po ako nun, 11 years old, grade 4. Ah, okay. So matag, bata ka pa rin nun, tama? Pero basic lang po yung alam ko. Sabi ko nga kay Kuya Dennis, about sa guitar scale, wala tayong alam sa mga technical part ng gitara, wala. Talagang basic lang. Mm-mm. Pero hindi mo Oo, pero tingnan mo naman, di ba? Ang dami mo na palang nagawang song. Sabi mo kanina nung tayo nag-soundcheck ay pwede ng dalawang album, di ba? So excited kami marinig yung mga compositions. So, pero before natin i-play ang song mo, mag-hi muna tayo kay shoutout tayo kay Ma'am Doris. Miss Doris Tayag Puno, how are you? Yan, present na siya. Kagabi kasi ay busy siya, hindi siya nakapanood ng programa ko. Thank you so much, my dear friend, for joining us this afternoon. Ayan, teka muna, pa-shoutout daw, sabi ni Angeline. Of course, Angeline, hello Angeline, pa-shoutout po kay Juan De Castro Francisco. Ayan, at sinout-out ko na siya kanina, hindi mo narinig. Ang aga-aga nga ni Joanne eh. Si Joanne ang aking masugid na follower at viewer. Lagi yan nanonood sa akin every Saturday. Thank you so much, Angeline, San Pedro, and Joanne. Okay, so, pakinggan na natin ang isang composition ni Tiano, itong isa sa na-record niya.
At ang ito ba ay sa dialect ng Bicol or Tagalog? Yung Taob Tihaya. Tagalog to? Is this medyo may halo kong konti ng Bicol. Ayun. Tagalog, so mga sa, oh, shout out natin sa mga Bicolano. Sana is chinare mo na to, Tiano, sa mga kamag-anak mo, kaibigan mo. Lahat-lahat na para mapanood nila. Tingnan mo. Ay, hindi mo pa nakikita. Pag nakita mo yan sa... Sige. Hahanapin ko kung nakalagay ito sa FB ko. Tapos itag na kita para pwede mo i-share. So, okay. Pakinggan na natin ang isa sa mga composition ni Tiano Lelis. Ang Taob Tihaya. Kapulong sa rehas ang katotohanan, nakagapos ang kambay at hindi maigalaw. Hanggang kailan kaya maghintay sa tabla? Sa mundong iyong ginagalawan, sa mundong iyong ginalalagyan, mga mata ay may dirim, walang makita sa dibdib, may busal ang bibig, sigaw mo ay di marinig. Hanggang kailan kaya maghintay sa paglaya? Sa paglaya, sa mundong iyong ginagalawan, sa mundong iyong ginalalagyan, pilit kang pagkakagatin at babalibalik ka rin. Jack and Boy, hali-hali o'y kumukulong tubig ko, apoy. Jack and Boy, hey! Taob o tikaya, ika ang taya, wala na bang magagawa? Laob o tikaya, buhay ang taya, wala silang awa. Laob o tikaya, laob o tikaya, hoy, 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 hoy. Laob o tikaya, ika ang taya, wala na bang magagawa? Laob o tikaya, kapalit ng paglaya, sa paglaya, sa mundong galawan, sa mundo niyo ilalagyan. Oh,
Ayun, ang galing naman. Yan, tatanong ko lang sa'yo, ano, piano, ano yung nag-i-inspire sa'yo para gumawa ka ng ganitong klaseng kanta? Kasi kung iisipin mo, masaya siyang pakinggan. So parang, ayun, pati nga yun, parang laro ito eh, di ba? Yung karakrus yan eh, no? Tama ba? So pero, actually malalim yung meaning niya, no? It's about, ano ba to? Parang nakakulong tayo. Ito ba you're pertaining to a person, to a country, parang ganun. Paliwanag mo sa akin, paano ka nagkaroon ng ganyang klaseng composition? Bali, pertaining po ito sa lahat ng mga Pilipino. Pero particularly po, wala tayong sasagasaan ngayon. Bali, maraming injustices tapos mga nakakulong ngayon sa rehas na mismong sila ang may alam ng katotohanan pero sila yung naiipit. Tama. Then mayroon kasi ako isang kaibigan na sinusulat ko po yung kanta, di ko patapos. Tapos, yung isang malapit kong kaibigan nagkwento sa akin about sa uncle niya. So, naikulong daw siya pero medyo true story po yung kanta. Naikulong daw siya pero siya po yung dapat sana witness dun sa pangyayari. Ayun, oh my Lord. Parang napapanood ko to sa mga ano eh, no? Sa mga teleserye at saka sa mga action film eh. So, totoo yun, no? Ako naniniwala ako dyan, Tiana, na talagang hindi lang siguro sa bansa natin, sa ibang lugar din may mga injustice talaga na nangyayari. At tayo ay mismong saksi dyan. Dahil sa mga news nakikita natin, no? ilang beses na ba tayo nakakita ng ganito na nagkakaroon ng ganyang mga kaso na hindi natatapos, napakatagal na, na wala tayong nakikitang tagumpay. But then, tagumpay. Of course, thank you for sharing that song. Kasi ano po, alam niyo po ano, sa mga composers po tulad namin, iba-iba po talaga tayo ng genre, meron din pong time. Ako masasabi ko na nung high school po ako, pag ikaw po ay observant ka sa pangyayari sa'yo sa paligid mo, sa country mo, sa bansa mo, sa bayan mo, talaga pong pwede ka makapagsulat ng ganyan. Kasi po, katulad po namin, kami po, kayo po ay simpleng tao lang, tayo simpleng mamamayan lang. Through our music, dito lang po namin na i-express yung mga gusto naming sabihin or iparating sa ibang tao. Diba, Tiana? Hindi po kayo makakapaniwala, marami pong songwriters na ang totoong kanilang personality sobrang mahiyain. Alam niyo yun, yung hindi makapagsalita, mayroong ganyan po na sobrang mahiyain. Pero through writing their own music or their songs, doon nila na ilalabas kung sino talaga sila. Diba? Batiano? Kaya pagbigyan nyo na po, meron po ganun talaga. Pero ito po ay hindi naman para tayo ay mang-away o meron tayong paringgan na tao kung sino man po sa gobyerno. Kundi ito po ay, tayo po ay may freedom of speech naman. So, tama lang po na iparamdam din natin. Ito yung nasa loob ng aming dibdib na gusto namin iparating sa ating mga kababayan. Yan. Kaya very thankful din ako sa iyo, Tiano. Marami ko hinahangaan na ganyang composers eh. Andiyan sila, Heber Bartolome, di ba? Sige ko po. Sige. Okay lang po, shout out po kay Kuya Dennis Roja. Siya po yung nag-master nung Tauputihaya. Thank you so much. Nakita ko dito si Ma'am Elsan dito. Hello Ma'am Elsa Bandoles. Hello, kumusta na kayo? Kumusta na sa ating lahat? Ay, si Marco! Hey! Ayan na si Marco. Ako, marami na manunood sa atin. Daming fans niyan. Thank you so much, Marco. Si Marco po ay kasamaan po namin dito sa BSC. Tiano, manood ka din ng mga ano ni Marco, ng kanyang live stream. Pag ano niyan siya, 9 o'clock ng gabi. Mga, or sure. Ano naman siya, more on mga iba-ibang genre ng music. At napakaraming followers niyan. Matutuwa po kayo sa mga songs ni Marco kasi talagang makaka-relate kayo lalo ng mga millennials. Kahit anong klaseng genre yan, nandyan po na kakantahin po niya yung mga request niya on the spot. 9 p.m. to 12 midnight. So thank you so much. Alam mo Marco, wala pa rin ngayon si kapatid na Charlie. Masama ang pakiramdam niya. Kaya sana Charlie magpagaling ka. At mag-shoutout din tayo kay Tata Jerry Clarin from Baliwag, Bulacan. Tata Jerry, kumusta na dyan sa Baliwag? Siyempre yung si Angeline San Pedro at sino pa ba? Mga kaibigan natin na nandito rin. Hello, Elsa. Yes, of course. Ayun naman si ano, di ba? Si Miss Doris. Oh, sige. Yes, an impression of emotions. Oo, tama yun.
my dear friend, diba? Kasi, ah, wala kang live. Bakit? Ah, busy daw siya. Sayang naman. Wala palang live mamaya si Marco. But anyways, nasusunod naman na week, diba? Ayan, Olive. Hello, Olive Patches. Nako, Olive, pasensya na kayo last Sunday, ah. Nakap yung ating live stream. Alam nyo naman, si copyright issues. Kasi po, last week po, nung nagpa-play na kami ng isang composition ko na collaboration namin for the album of kapatid natin na si Arthur Manuntag. It so happened na po yung video na yon ay guesting niya sa isang programa ng Net25. Kaya po, naalis, hindi namin na-upload. And then hanggang sa, ganun po, medyo mahigpit na po talaga ang Facebook at YouTube ngayon. Kaya pasensya na, kaya ngayon po, iniiwasan na natin na mag-play na hindi natin original song. Sa, kaya tayo very thankful dahil nandito naman si Tiano. Kahit papano, meron tayong bagong mga songs na maririnig na compositions niya. Okay? Alright. So, siyempre, after ng song ni Tiano, mag-play muna tayo ulit ng another composition ko. Ah, merong happy birthday daw. Okay, pabati daw na advance happy birthday. So, one and only solid supporters. Si Olive. Uy, happy birthday, Miss Olive. Uy, birthday naman pala niya eh. Happy birthday. Wala tayong ano dito eh. Happy birthday song. Pero kakantahan na lang ito ng happy birthday. Meron ako original song na happy birthday. Wala ako talagang minus one na napagawa pa nun. But later, kantahin ko sa'yo ah. For now, shout out daw tayo kay Tatay Jose. Ano ta? Jose Ami Mangahas. Yan. Ate Angeline San Pedro, keep safe. From Joanna De Castro Francisco. Lahat po ay tayo ay mag-iingat. Lahat po tayo, alagaan po natin ang ating mga sarili. At syempre po, mas maganda po vaccine. Di po ba? Yan po yung importante. Ano ba to? Nag-freeze ba si ano? Tiana? Jordan? Parang hindi gumagalaw yung camera. Ayun, kala ko nag-freeze ka na. Nakayo po lang pala, sorry. Alright, so this time naman ay mag-play tayo ulit ng another composition ng, of course, ako muna, then mamaya si Charlie ulit. Siguro yun ang hindi nagtagal. Ito yung medyo may hugot song, Tiana. Listen to this song. Composition ko po ito at ang nag-arrange nito sa gitara ay si Lord Brian Soriano. Here's the song, Hindi Nagtagal. Nang ihip ng hangin, tila kailan lang ang puso mo ay tanging akin, at sa isang iglap na wala higpit ng iyong yakap, ako'y nagdaramdam, nagtatanong na lang sa mga ulap, parang kailan lang ako'y iyong hinahagan, sinasambit mong lagi ang aking pangalan. Laging bida sa mga kwento, sa mga kaibigan mo. Pero ngayon, hindi na, dahil may iba ka na sa puso mo. Masakit na katotohanan na ako'y iyong iniwan, kahit na ang puso ko'y sa'yo lamang inilaan. Masakit laging isipin, di ka na magiging akin. Nasayang lang ang pag-ibig mong hindi nagtagal.
laging bida sa mga kwento sa mga kaibigan mo. Pero ngayon, hindi na dahil may iba ka na sa puso mo. Masakit na katotohanan na ako'y iyong iniwan. Kahit na ang puso ko'y sa'yo lamang inilaan. Masakit laging isipin di ka na magiging akin. Nasayang lang ang pag-ibig mong hindi nagtagal. Masakit na katotohanan na ako'y iyong iniwan. Kahit na ang puso ko'y sa'yo lamang inilaan. Masakit laging isipin di ka na magiging akin. Nasayang lang ang pag-ibig mong hindi nagtagal. Nasayang lang ang pag-ibig mong hindi nagtagal. Ano? Olive, ano masasabi mo? Si Olive kasi last week ang dami-dami niya mga ano, piano, 'di ba? Hugot siya, no? Hindi nagtagal. Kasi mayroong mga ganun eh. Mga pansandalian lamang. Naitag na kita, nakita mo. Pwede yun nang ma-share yung ating ano. Thank you so much sa inyong pag-share. Olive, of course, si Olive Patches. And advance happy birthday sa'yo, sabi ni Marco. Thank you so much, lovely. Jeannie, thank you so much po sa inyo. Minsan ito yung isa kong phone nag-ano eh. Agoy, sayang. Parang na-stuck. Agoy daw, ma'am. Ano na, sayang na may pag-ibig. Sayang ng pag-ibig. O, hugot song yon, Olive. Nakun, mapakarami kong ganyan. Alam nyo naman, eh, mga... thank you so much, Elsa. Ang lambing daw talaga. Ay, thank you so much, Elsa. Minsan lang yung lambing na yan. Pag nagagalit na ako sa mga dogs ko at sa mga anak ko, hindi na ako malambing. So, anyway, so sa kanta na yun. Naku, alam nyo naman... Yan ay mga kadramahan. Hindi, pero totoo po nangyayari yan. Kayo po ba ay nakaranas na nung bigla na lang kayong hindi na kinukwento, di ba? Nung una, di, parang ganun, di ba, Tiano? Meron ganun na excited ka kasi kinukwento mo yung, halimbawa, girlfriend mo. Tapos pagdating na ng ilang buwan or ilang weeks, eh, nakakita ka na ng iba, ayaw mo na siyang i-share sa iba, ayaw mo na ikwento. Puro pangit na yung kinukwento mo. O, di ba? Kasi pag na-fall out of love, nangyayari po yan. At yan naman po yung napakasakit. So, although, marami ako naging kaibigan, naging mga single moms din na kaibigan ko, karamihan doon mga singers, ganun yung manang nagiging nangyayari no, sa mga love stories. But anyways, kailangan lang naman natin na may faith tayo at huwag tayong mawawala ng pag-asa, di ba? Di ba, my dear yes. friend Doris Tayag? Huwag tayong mawawala ng pag-asa, marami pang darating. Merong nakalaan para sa atin, sabi nga. Ay, mayroon din ako niyan, ma'am. Ah, marami ka rin ganyan. Ay, naku, teka muna, may papakinggan pa pala tayong song sa'yo later on. Ano yung sabi? Mukhang marami mga followers. Wow, thank you so much naman po sa inyong mga nagla-like at nag-share. Thank you so much, Lisa. Lisa ba to, Liza? How are you? Thank you so much sa inyo. Magayon, di ba? Ayan. Chills lang sa pag-ibig. Oo nga, Olive, no? Dapat chill ka lang. Sabi nga nila, I think, no, totoo yun, na pag daw ikaw ay umibig, huwag mo pong ibigay yung 100%. Magtira ka po para sa iyong sarili. Diba? Kung may ibigay yung 100%, siguro mga 80 pwede na, no? Yung 20, meron ka pang lakas ng loob para mapagkayanan mo at yung pinagdadaanan mo, kakayanin mo, diba? Yun ang importante. Alright. Ayan, so wag, ano yan? Wag ilubog sarili sa pag-ibig. Parang nakakatakot naman yun, Olive, yung ilubog. Para namang kumunoy na yun eh.
Huwag kang malunod. Tama sa bagay naman yung mag-ilubo. Huwag kang malunod sa pagmamahal. Lalo na sa mga mambobola, huwag kang magpapalunod dyan. Eh lalo ngayon, di ba? Eh di ba, Tiana, na pag-uusapan natin? Lalo na ang ligawan noong araw, di ba? Lalo na sa probinsya. Iba yun eh. Iba na nung nagkaroon na ng social ganito na ano, no? Na oh, di ba? Nagliligawan na sa messenger, sa chat. Nagiging on na sila, di ba? So, some instant, sabi nga nila eh, ang Pilipino daw ay maraming instant na nangyayari sa atin. Instant coffee, o instant ano pa ba yan, instant na puti, magpapaputi, instant na lahat, pati pag-ibig. Hindi po yung pwedeng mangyari overnight. Yan po ang, I think, sa akin, ang pagmamahal talaga. Kumbaga eh, you have to earn it, di ba? Yung trust, yung faith mo, yung kailangan kilalanin mo munang mabuti yung tao, di ba? Yun ang pinaka-importante. O kayo, baka kayo ay merong ma-share na pwede niyong ma-suggest sa mga, o oh, diba, 50-50. O oh, sabi nga ni Ma'am Lisa o oh, Liza, dapat 50-50. Magtitira ka talaga ng mas, mahalin, yun nga, importante rin, mahalin mo rin muna yung sarili mo. Kasi nga po, paano tayo mag-expect na tayo ay mamahalin ng iba kung sarili natin hindi natin tanggap kung ano tayo, di ba? O, oh, di ba, lovely? Masarap talaga. Yan sabi niya sa buhay o oh, yung ligawan no. Wag nung araw kasi ganoon eh. Iligawan ka, papadala ka pa ng sulat, no? Iniipit sa notebook, no? Iniipit sa notebook. Iniipit sa notebook yung sagot dun sa exam. Love letter. Ganon nung araw, talagang pupuntahan ka sa bahay, manliligaw. Eh ngayon hindi na uso yan eh. Ngayon, pwede nang sumagot ng ano pa lang eh. Sa text pa lang, mag-on na sila eh. Bilis-bilis eh, di ba? Well, sabihin nyo na old-fashioned ako, old school. Pero nakakasabik din po yung ganun yung pinupuntahan ka sa bahay. Dinadalaw ka, kinikilala yung magulang mo. Siyempre, hindi natin alam kung meron pa rin namang ganyan. Meron pa rin po mga ganyang tao. May mga, ano pa rin, mga romantiko na ano, na mga manliligaw. No, di po ba? Maraming Pilipinong ganyan. I think ah, meron pa rin naman, hindi lang po yan sa pelikula nangyayari, sa totoong buhay po. O, di ba? Yun sabi niya, pag sanay sila mambola, o, di ba? Dapat sanay ka din. O, yun nga lang, dapat makisakay ka. Kung binobola ka, bolahin mo rin siya. Magbolahan na lang kayo. Bola-bola na lang kayo pareho. Pero para tayo magmamahal, kung di natin muna mahalin ating sarili, o, di ba? Tama yan, Liza. Yun po talaga importante. At syempre po, siguro palagay ko, no, very, very effective yung ipagdasal mo din siya. Pagdasal po, hindi ipakulam, ha? Ipagdasal. Pray over mo, Lord, kayo nung bahala sa taong to. Sana hindi ako niloloko nito. Sana hindi nang hihigin ng load lang to. Baka mami, nagpapa-order lang yun sa Shopee o Lazada. Nako, wag na. Yan. Ah, di ba? Yes, related daw. Oh. Nakaka-relate siya, di ba? Oh, yun. Oh, di ba? Nung araw may magpaiipit sa'yo ng sulat, magbibigay ng chocolates. Ngayon, wala na eh. Puro ano na lang eh. Emoticons na chocolates na mga kung ano-ano na lang pinapadala sa'yo. Pero okay na din yun. Importante, at least safe ka. Hindi ka magagastosan. Sa mga boys, okay to eh. Di ba? Okay yun, Tiano. Hindi ka na magagastos pumunta ng restaurant, pakainin mo, kasi pwede na kayo mag-date sa ano lang, di ba? Video ko lang, o. Oh. Tipid-tipid na kayo ng ganun. Oh, kasi ang pag-ibig, parang, ano sabi, parang siopaw, o, oh, diba? Akala mo special yan. Puro bola-bola lang pala. O, di ba? Kasi bola-bola flavor. Basta maging, ano lang din po tayo, aware lang po tayo. Kung bulahan lang na bulahan, okay man yon. Basta huwag natin ibigay ang ating puso at ang ating tiwala. So, kilalanin pa rin natin. Masarap pa rin yung mutual understanding na kayong pareho ay nagmamahalan. Di po ba? Naku tayo, para na tayong nagiging ano ngayon, pang Valentine show. Ang topic natin. Uy! Ano na po, September na, mga kapatid, mga kaibigan, malapit na ang Pasko. So, syempre, alam niyo na, pag-bear, makakarinig na tayo ng pang-Christmas song. Siguro next episode natin, kakanta na ako ng original natin na Christmas song. Tanungin din natin si kapatid na Charlie para maramdaman natin at ang spirit ng Christmas. Kung hindi man tayo masyadong pwedeng magagastos dahil nga tayo pandemic, kung na po tayong magagastos masyado ngayong magpapasko, para na lang po sa pamilya natin ang importante. And ako, 14?
single, ano na ako, ano to? 14 single forever. Ayun, di ba? Puro, ano? Puro lokohan lang. Oo, yung pangapaasa, di ba? Yung app na yan. Kaya po tayo ay kailangan talagang maging wise. But anyway, sige, siguro kailangan marinig muna natin na isang composition ni Charlie, kapatid na Charlie. Ito yung parang may pagkamakabayan. Since malapit na rin po ang election, ano, maganda na nakakarinig tayo ng mga ganyang kanta. Anong title ito? Yung sa Filipino, no? Merong composition si Charlie Fry. Pakinggan nga natin. Jordan, pakiplay natin isang composition ng ating kapatid na Charlie Fry. Gising, bayang nakapikit. Imulat, imulat, matang hindi singkit. Hindi ba nakikita, di ba nadarama? Hayag ang panluloko, papayag na tayo. Tumindi, bumangon, harapin ang pagsubok. Yakapin ang hamon, sandata ay prinsipyo. Pag-ibig sa bayan ang gawing panlaban, kung may alinlangan sa iyong kakayahan. Pilipinas, Pilipinas, para lang sa Pilipino. Pilipinas, ito ay ating, hindi sa kung sino-sino. Sana'y laging isa puso ang awit ng Pilipino. Ang mamatay, ang mamatay, ang mamatay ng dahil sa'yo. Gising, gising, kayong nahihimbing. Pakinggan ang pagsamo ng bayang nanginimdim. Tapos na ang araw ng pagiging adila. Ang lahing Pilipino ay tunay na dakila. Tumindig, bumangon, harapin ang pagsubok. Yakapin ang hamon, sandata ay prinsipyo. Pag-ibig sa bayan ang gawing panlaban, kung may alinlangan sa iyong kakayahan. Pilipinas, Pilipinas, para lang sa Pilipino. Pilipinas, ito ay atin, hindi sa kung sino-sino. Sana'y laging isa puso ang awit ng Pilipino. Ang mamatay, ang mamatay, ang mamatay ng dahil sa'yo. Pilipinas, Pilipinas, para lang sa Pilipino. Pilipinas, ito ay atin, hindi sa kung sino-sino. Sana'y laging isa puso ang awit ng Pilipino. Ang mamatay, ang mamatay, ang mamatay ng dahil sa'yo. Ang kanyang mga awitin sa YouTube, no? Sila pala ni kapatid na Dennis Rojas ang nag-compose niya, nag-arrange. Awit ng Pilipino. Totoo nga naman, di po ba? Di ba? Jenny, thank you so much. Sabi niya, wow, ganda naman ang song.
dapat ay isa puso natin ang pagiging Pilipino. Alam mo, ayan, proud Pinoy, sabi ni Miss Lovely. Diba nakakatuwa yung pinagmamalaki mo ang iyong bansa? Siyempre, ang pagmahal mo ang isang tao, parang tao din yan eh. Pinagmamalaki mo siya, proud ka, pinaglalaban mo siya. Ganon din po ang pakiramdam ng ating kapatid na Charlie Fry. Kaya siya po ay very ano talaga sa kanyang compositions, lalo na para sa bayan. Talagang seryoso-seryoso siya magawa ng kanyang beautiful song. Ang galing po naman, di ba? Kudos kaya Charlie Fry. Marami po kayong maririnig namang kanta niyan, original songs niya, sa YouTube account po ni Charlie. Charlie Fry, add nyo lang po. Kasama nyo na rin po syempre ang aking YouTube account, the official Camille Victoria. At saka po ang BSC, huwag nyo pong kakalimutan na i-follow, like, and subscribe nyo po ang account ng BSC sa YouTube at sa Facebook po. Dito pong FB page po nila BSC. Ikaw ano, meron ka bang YouTube account yan, no? Para marinig nila yung mga compositions mo doon? Meron ka na ba na account? O hindi ka lang active? Ay, nawala na naman ang yung sound. Wala-wala yung ano mo. Siguro minsan sa signal, no? So, bago natin na kausapin ng Titiano, siguro mag-ano tayo, mag-shoutout tayo. Sino pa ba yung ibang nandito? Thank you so much po sa mga nagko-comment. Maraming salamat po. Nakakatuwa po yung ganyan na may nababasa tayong comments, no? Na kahit papano ay nakakatulong. Okay. Ayan, ay nagbabasa ng ano, message ni Marco. Ayan, thank you so much, Jeannie. Minsan nag-stuck din ito kaya hindi ko nakikita ang mga ibang nag-comment. So anyway, sa mga hindi pa po nagla-like at nag-subscribe, nagpa-follow sa BSC, sana po ay like nyo na po, i-follow, and share nyo rin po sa mga friends nyo. Ayan, sabi sa'yo, Charlie, kapatid na Charlie, get well soon. Sabi ng mga kaibigan natin. Pagaling ka na para next time maka-join ka na sa amin. Yan, tingnan natin itong mga... Thank you so much, Lovely. Ating mga nagla-like. Yan. Of course, si Olive Patches, happy birthday. Jeannie, thank you so much. And of course, si Miss Doris Tayag, thank you so much sa inyo. Okay. And this time, yun, sabi ko na sa inyo, sana bumalik ulit si Tiano kasi meron siya isang song kanina nung nag-soundcheck kami, narinig ko. Sabi ko sa kanya kasi wala na kami masyadong ma-play na ano. Ma-play niya na. Dadalaw lang kasi yung video niya na na-prepare. So sabi ko, kumunta ka ng live. Ayan, yun yata si Tiano. Welcome back! Yay! Oo, signal. Ako talaga yung PLDT na yan. Mag-shoutout tayo sa PLDT. Ayusin niyo yung mga signal-signal. Sa Camarines, sir. Oh, hindi pa ba nag-comment yung mga kababayan mo? Na-share mo na ba sa mga friends mo? Sana na-share mo na sa timeline mo. Kasi inano ka tayo, tinag kita. So that means pwede mo siyang i-share. Tingnan mo sa cellphone mo. Nakatag ka na, so i-share mo na lang siya, allow mo na lang siya para ma-share mo. Ayan. Sabi na. Thank you so much, Miss Lovely. Ayan, share mo na. Alright, at this time po, hihilingan natin ng live na rendition si Tiano. Meron siya ding, since ang kinanta ni Charlie para sa ating bayan, ano, ako at ang Pilipino, ito naman composition ni Tiano is about parang ano sundalo, no, about a soldier, at actually ang title is Sundalo. Ito daw po ay hango sa katotohanan dahil meron siyang kaibigan ba, or sabi mo na gusto mong i-dedicate yung song na yan? Oo, ma'am, parang yung send off para sa kanila, na send off sa mga sundalo. Sige, yung pinaka essence ng pagiging sundalo nila o kahit sino man na nanunungkulan sa ating bayan. Tama. Sige, pakinggan natin. Sa mga frontliners natin. Frontliners, tama. Okay. This is a song from Tiano Lelis. Thank you so much. Thank you.
Sabay din tayong babalik. Di ko hahayaan ika'y mawawala. Mapit kang mabuti, huwag kang bibitaw. Ang laban mo ay laban ko, laban natin ito. Walang uunong, walang susuko, magkasama tayo. Naumpisa hanggang sa dulo, susuko tayo. Lalaban tayo, susulong tayo. Ikaw ay aming paglilingkuran, o mahal naming bayan. Ang akong hindi ka pagtataksilan kahit hanggang kamatayan. Kahit hanggang kamatayan. Kahit. Masunog man ang aming mga balat sa gitna ng napakainit na araw, mapasama kami ng ulan, at kahit malamunin ng putik ang aming mga paa, patuloy kaming aahon, patuloy kaming susulong para ipagtanggol ka. Bayan, bayan namin sinilangan, hindi namin hayaan na ikay sakupin ng sinuman. Gabi at araw, handa kaming mamatay, at kahit na magulag, mapilay, maputulan ang kamay. Sa gitna ng laban, hindi kami patatanga. Oh, ikaw ay aming paglilingkuran. Oh, mahal naming bayan. Ang akong hindi ka pagtataksilan kahit hanggang kamatayan. Kahit hanggang kamatayan. Walang uurong, walang susuko, at kasama tayo. Naumpisa hanggang sa dulo, susugod tayo. Lalaban tayo, susulong tayo. Ikaw ay aming paglilingkuran, o mahal naming bayan. Pangakong hindi ka pagtataksilan kahit hanggang kamatayan. Kahit hanggang kamatayan. Kahit hanggang kamatayan. Kahit
very meaningful siya, no? Very touching yung message. Kasi totoo yan, ano, ang sabi nga nila, no, pag ikaw ay sundalo, parang yun na ba yun? Sabi nila, isang paa mo na sa hukay na. Yes, ma'am. Diba? Parang willing ka na kasi na ialay mo yung buhay mo. Ando na yun. Parang alam mo na, posibleng pwede kang ma-aksidente, mapasama sa mga nasawi or ganun. So napakahirap pong itong maging passion mo or ito yung maging trabaho mo, no? At gusto mo maglingkod sa bayan. Hindi lang po ito dahil sa gusto mong manahin yung gusto ng father mo. Kasi meron ganun na doktor yung ano, doktor din yung anak, di ba? Yung lolo, yes, niya, susundan niya yung footsteps. So I think ito ay pang sarili mo talaga. Kailangan kagustuhan mo, willing ka talaga na ikaw ay maglaan ng oras mo at ng buhay. Kaya very ano tayo, tayo humahanga sa mga sundalo, no? Eh, basahin muna natin yung mga messages nila. Sabi ni Lovely, it's lovely. Basahin mo nga, Tiano. I'm proud. My father police kaso, nasa heaven na siya. Oh, di ba? Nasa heaven na. Pero proud siya kasi father niya was a policeman. Bravo. Bali, nice song. Nasulat ko din yung kantang ito na sundalo. Nilagyan ko lang ang title na sundalo. Nung magsisimula yung pandemic, yung umpisa pa lang. So, bali, nasulat ko po siya. Tapos, yun lang yung nilagay kong title. Kasi, pero sakop niya din po yung mga frontliners natin ngayon na kahit sa gitna ng init, ulan, nandun sila para magsagit ng buhay. Tama, tama. Yan. Ang dami pa tayong messages dyan, Jordan. Pakita mo nga. Andyan yung may message dyan. Yan, sabi ni Olive. Ang ganda naman ng song na yan. Yan. Thank you, ma'am. Diba? Natutuwa sila sa composition mo. Wow, ang ganda ng song. Galing. Totoo yun eh. Parang nakakaano na, nakakabagbag ng damdamin. Sabi nga ni Miss Doris, oh, makabagbag damdamin naman. Totoo po yan. Kaya thankful tayo nandito si Tiano ngayon. Dahil sinishare niya ng composition. Laban hanggang sa dulo ng hininga. Kaya tayo po ay dapat po siguro sama natin sa mga prayers natin, yung frontliners, lalo yung mga sundalo, pag sila po ay napapalaban na pupunta sa gyera kung saan man yan, or sabihin natin na buti nga sana hindi na mangyayari yun, na walang ganun na malaking war na mangyari, kasi yan ang pinaka nakakatakot. Pag-pray po natin na tayo po ay ligtas, nasa ngayon ang pinaglalabanan lang natin ay talaga ang COVID, di ba? Yan ang ating pinaglalabanan. Sana tayo po lahat ay mag-iingat, maging safe po tayo sa lahat ng oras. At syempre, kailan din po natin magpa-vaccine. Yan po yung importante. Huwag niyo po kakalimutan. Maging maingat tayo sa lahat ng oras kahit saan tayo pumunta. Diyan ba sa inyo, sa Camarines, kumusta ba ang mga cases diyan? Meron ba? Tiano? Anong balita? Madami-dami din po, ma'am. Madami-dami din po, ma'am. Pero yung part ng Naga, kasi talagang pasukan siya ng galing ng Manila, ng Mindanao, Oligaspi. Uh-huh. So, labas-pasok din po yung tao. Ayun. Pinag-iingat din talaga po. So, strict na sila ngayon sa mga nagpupunta dyan? May quarantine pag galing ka ng Manila, di ba? Sa ngayon po, mayroong mga naka-deployed na frontliners natin na hinaharang nila from Del Gallego, papasok ng Bicol, sa boundary po mismo para yung may mga complete requirements na pwede silang pumasok o lumabas ng Camarines o buong Bicol region, papayagan po. Pero yung iba talagang hindi nakakapasok. Ah, oo. Sabagay, wala tayong magagawa. Kailangan talagang may mga protocols pa, susundin nila talaga yan. Diba? Yes, kundi, dadami yung mga magkakaroon ng case. So this time naman, siguro magpa-play na naman tayo ng original composition ko, Jordan. Ito yung nire-request last time ni ano eh. Andiyan na ba yun? Yung paano na yan? Nire-request ni Miss Edna, no? Sayang wala ngayon si Edna eh. Pero favorite niya to. Teka na, ayan na. Prayers, di ba? O, tama yun. Kailangan tayo ay lagi may prayers. Ayan, kay God. Siyempre, para na rin po sa ating lahat. Hindi lang sa pamilya natin, sa mga kakilala natin, sa mga kamag-anak nasa abroad at nandito. At yung mga taong talagang sa ngayon ay nahihirapan dahil po yung iba ay mga positive case na ng COVID, iba nagpapagaling, naka-quarantine. Lahat mo na yan, kasama na po natin sa prayers. Hindi naman po masyadong makakaabala sa oras natin, kahit 1 minute lang, no? Isama natin sila sa prayers natin, na pagalingin din sila ni Lord para lahat tayo po ay magiging mas masaya kung tayo ay wala nang masyadong
ganito na experience na restriction, na bawal-bawal, hindi tayo makapagkita-kita dahil nga po sa nangyayaring mga quarantine na yan, ECQ, MECQ, GCQ, lahat ng QQ nandiyan eh. Hindi ko na nga alam, nauubusan na tayo ng letra sa mga... Sana mo naman gamitin yung buong alphabet na ang dami ng 26 yun. Huwag nyo naman gamitin po. Sana po matapos na lahat talaga to. Seriously speaking, lahat tayo ang wini-wish natin, di ba? Piano is magkaroon tayo ng freedom na yung malaya ka, tulad ng song mo, malaya kang pwedeng lumabas, nagawin mo ulit yung mga dating bagay na nagpapasaya sa'yo, nakikipagkita ka sa mga kamag-anak mo, kaibigan mo, di ba? Meron kayong kahit papanong get-together. Ang sarap ng ganun eh, na hindi lang puro sa social media tayo nagkikita at nag-uusap. Importante pa rin yung kahit papano nakikita mo in person ang mga mahal mo sa buhay. So, kaya po tayo po ay kailangan talaga mag-iingat talaga. At makinig tayo. Makinig, umayos din tayo ng mga kilos natin, no? Maging aware lang tayo sa lahat, no? Ng mga nangyayari sa ating bayan, sa ating paligid. At yan, ang pa-play ko sa inyo ay walang kinalaman sa pinag-uusapan. Ito ay paano na yan. Ito naman ay parang medyo may pagka, ano siya, kumbaga sa ano, classic. Classic yung story ng song. Nung ginawa ko kasi to, piano kasi isa sa mga paborito ko din kasi si, syempre, I'm sure na nakatugtog ka na noon, mga Sergio Mendez, di ba? Si Astrid Gilberto, alam mo yun, yung mga parang malumana yung mga kanta. Yung parang walang ka-effort-effort pero na-enjoy mo kasi nakaka-relax yung song nila. So yun, meron ako isang song na gano'n na sabi ko, kasi magaling yung gitarista ko. Siguro na-compose ko to mga 2010, 2011. Sabi ko, gusto ko yung ano lang, relax lang yung music. Tapos about love, pero parang pakipot yung girl gano'n na hindi pa niya, parang old school nga. Na hindi pa niya masabi na gusto niya yung guy. So, yun yung nabuo kong song. And it's called Paano Na Yan. Sana magustuhan niyo po. Here's the song, Paano Na Yan. Composed by yours truly. Guitars by Lord Brian Soriano. Bighani mo sinta, paano na yan? Sa panaginip ko'y lagi kang kasama. Paano na yan? Gusto na yata kita. Thank you.
di ba? May pagka classic yung tunog niya. Simple lang siya. And of course, composition ko po yun. Ang nag-arrange po nun sa gitara ay si Lord Brian Soriano. Napapasaya ako. O, diba? Parang bossa nova kasi siya. Yun. Thank you so much. Ano yung message sarap natin ni ano? Basahin yung message ni Miss Lovely. Wow, sarap sa TV. Diba? Parang ang sarap sumayaw lang na relax ka lang na wala ka talagang naririnig kundi yung gitara, diba? Yun yung feel nun eh. Ang galing mam ng gitarista mo. Oo, magaling yung gitarista. That's Lord Brian Soriano. Minsan i-invite natin. Kasi layo na niya, nasa Tarlac na siya umuwi. Pero pwede naman, kasi nga, pwede naman ano dito lang, virtual lang naman tayo. So anong sabi niya? Ano, panaginip na lang yung kasama. Tama naman, Olive. Pwedeng sa panaginip. Kunwari, ang kadate mo, eh, sino ba? Si Dennis Trillo, di ba? O si Ding Dong Dante. Siyempre, mga local muna tayo. Oh, magandang arrangement. Ay, of course naman ang ating kumaring Kate Penbut. How are you, Maring Kate? Yan po si Maring Kate ay magaling na singer. Kumari ko yan. O, di ba? Ang arrangement nun ay siyempre si Lord Brian Soriano. Sana mag-guest natin. Gusto ko yan, Camille. Thank you so much, my dear Doris Tarragpuno. O, di ba? Nice tempo. Kasi bossa nova siya. Ay, Joey Ortiz. Siyempre, ang ating kapatid, si Sir Joey Ortiz. Thank you so much, Sir Joey. After po pala ng programa natin, ay mapapanood niyo po ang ating napakagaling na Joey Ortiz. Kanyang programa po. Musika noon, ngayon, at kahapon. Tama ba? Noon, kahapon, at ngayon. Pasensya na kung minsan nababalibalik ko. Kasi parang yesterday, today, and tomorrow yun. Galing... Galing ng pagka-compose niyan. Thank you so much, Miss Lovely. Alam niyo naman, syempre tayo, ang mga composer po, sa totoo lang po. Thank you so much, Olive. Meron po tayo kanya-kanyang mood eh. Ikaw, tanungin kita, ano, Tiano. Pag nagko-compose ka, ano bang, halimbawa, ang gusto mo ngayon ay love song. Ano, meron ka bang mga parang ritual? Halimbawa, kailangan ba eh, walang tao dyan sa bahay niyo, o nasa tabing bintana ka, o sa tabing ilog, ganun. Diba? Syempre, kailangan ano ka, inspired ka. Kasi kung maingay ang paligid mo, hindi ka po makakapag-compose, diba? Kaya ako, depende yan sa kapaligiran kung ano nako-compose kong kanta. Kaya kailangan eh, inspired ako, tahimik, para naman mas medyo ano, maganda din yung i-compose mo, diba? Ikaw, Tiano, anong ginagawa mo pag nagko-compose ka? Meron ka bang sanayan? Medyo may maliit na negosyo din kasi po, ma'am. Medyo busy tayo sa... Ano ba yung business mo na yan? Hindi ba yan ihaw online? Anong iniihaw nyo dyan? Isda, karne? Tiempo, boneless, bangos. Ay, ang sarap naman nun. Baka pwede naman. Oh, pwede mag-order. Padala mo man lang kami. Kung pwede nga lang eh, no? Ipapost ko mo sa Facebook. Ipapost mo. Dapat nag-iihaw po ako. Katabi ko yung gitara. Ayun. Ay, pwede kang kumanta pala. At saka mga pwede mong kantahin tungkol sa maiinit. Kasi ang init ng singaw ng ano eh. Ng inihaw eh. Diba? Elsa, sabi niya. Ano sabi niya? Beautiful song. Thank you so much, oh, Miss Elsa. Eh, syempre tayo ay... Ang kakatuwa lang talaga. Kasi meron pong mood talaga ang mga composers. Depende po talaga yan sa mood namin. Katulad ngayon, nung nag-pandemic, medyo hindi ka masyado makakompose ng ano eh, ng love song eh. Parang ano, syempre tayo ay na-stress dahil dito sa pandemic, ano, dahil sa COVID. Kaya yon, it's either tungkol sa pagtutulungan, ano. Mamaya pa meron pa tayong time, ipi-play natin yung tayo maghawak kamay. Meron akong kinompose. At iyon ay para rin sa mga frontliners, sa mga taong talagang may malasakit sa kapwa. Ganun po, di ba? Iyon, sabi ni ano, acoustic bossa nova. Thank you so much, Maring Kate. Minsan, Maring Kate, mag-guest ka naman dito para marinig din nila yung bosses mo, di ba? Oh, ayan na si Don's Belmores. God bless po. God bless din po sa inyo. At, thank you so much sa inyong panunood sa amin, pagsama sa amin ngayon. O, di ba? Ganun-ganun lang, usapan natin, nakakaano na tayo, an hour and a half na tayo, di ba? At least, 30 minutes na lang. Nagugutom na daw si Lovely. Nagugutom siya doon sa sinabi mong ulam kasi.
Next time mag-ano tayo dito, mag-post kaya tayo dito ng halimbawa kumakanta ka tapos nagiihaw ka. 'Di ba? Maganda rin 'yon, 'di ba? Multitasking, 'di ba? Nagigitara ka diyan, nagiihaw ka, pakita mo 'yung liempo kahit papaano mabubusog na kami noon. Ayan. So siguro this time isa pang kanta from Charlie Fry and then papakantahin natin ulit si ano si piano. Merong song si Charlie Fry, actually na parinig namin to last week. Pero ang ganda nito. Sorry. Na compose niya to I think few months ago nung nag-start ang pandemic. Ayan, maganda to ah. Ang title to is Bago. Kaya bagong bago. Kaya pakinggan po natin, composition of Charlie Fry. Damit nung Pasko, bagong sapatos nung birthday mo, sandusen ang rosas nung Valentine, laging may bago. Ang lahat ay ibigay, ilalay ko sa inyo. Bakit bago na rin pati ang mahal mo? Uminit ng lamig, umamis, umait, umating, umalis. Iniwan ang puso ko, kaya nag-iisang muli ako. Nalungkot, sumaya na nga ko. Umasa na hindi ka na muling titingin sa iba. Kailangan na magbago ang lahat sa'yo, sinta. Bagong pag-ibig sa Pasko, bagong kapiling sa birthday mo, bagong kayakap sa Valentine. Lahat ay bago this time. Lahat ay kanyang ibibigay, sa'yo ay iaalay. Kaya sana naman huwag ka nang masaway. Uminit ng lamig, umamis, umait, dumating, umalis. Iniwan ang puso ko, kaya ngayon nag-iisang muli ako. Nalungkot, sumaya na nga ko. Umasa na hindi ka na muli titingin sa iba. Kailangan na magbago ang lahat. Bakit kaya madukit ang mundo? At lagi na lang ganito. Uminit ng lamig, umamis, umait, umating, umalis. Iniwan ang puso ko, kaya ngayon nag-iisang muli ako. Nalungkot, sumaya na nga ko. Umasa na hindi ka na muli titingin sa iba.
pang magbago ang lahat sa'yo, Simba. Wow! Ang ganda. Ang ganda ng song na yan. Diba? Yan si Charlie Fry, ating kapatid. Very proud tayo na kay Charlie ay marami po siyang mga songs na makapunod po kayo ng kanyang YouTube account. Marami po siya doon. Minsan may mga novelty songs siya. Pero marami talaga din siyang songs na love songs, na mga hugot, diba? Na nakaka-relate tayo. And yung kanya pong latest ngayon na nag-viral, yun po yung Kukulong-kulong. Nakakatawa yun, panoorin nyo, pakinggan nyo yun. In the tune of Butchiki. Kaya lang hindi namin na-download eh. Sayang ano, siguro next week po natin ipa-play yun para masaya. Mm-mm. Sabi niya, tune in lang nang makikinig, medyo busy pa sa work. Sabi ni Olive, okay lang, thank you so much Olive. Puro bago, di ba? Puro bago. Di ba pag Pasko, parang ano na yun, ano? Parang relate ang mga Pinoy doon eh. Akala nila, dati. I mean, parang alam mo yun, parang sasabihin natin crab mentality. Pero masasabi natin na usually mga bata, ganun. Di ba, Tiano? Pag Christmas, gusto nila bago yung shoes, bago yung damit. No? Parang sa mentality ng mga bata yun na, ay, gusto ko may bago akong toy, gusto ko may bago akong shoes. Pero sa panahon po talaga ngayon, since lalo na nag-pandemic, naka-isang Pasko na tayo na malungkot, no? Tiano, di ba? Na okay na yung magkaroon ka ng konting pagkain na nakaahain sa mesa, di ba? Na mas parang mas i-wish pa natin na okay na hindi masyadong garbo o masyadong maraming handa, basta tayo ay walang sakit at magkakasamang pamilya, di ba? I think that's the most important thing. I mean, ako masasabi ko lang dahil nga po nag-pandemic, di ba? Parang, I think parang mas maraming tao na na-realize nila yung simpleng buhay. Di ba, Tiano? Ako, masasabi ko, I'm speaking of myself, ano, for myself. Dahil sinasabihan ko yung mga anak ko. Ako kasi ay single mom, no? So, simplihan lang natin ang buhay. Huwag tayong masyadong maghanap ng wala. Kung ano yung meron tayo, yun daw po yung dapat nating i-appreciate. Di ba? Kasi, lalo na ang hirap na nga ng buhay, di ba? So, siguro talagang simplihan lang natin yung Pasko. Huwag na tayo masyadong bumili ng mga mamahaling na gamit o mamahaling regalo kasi maiintindihan ng mga nireregaluhan natin yan. Pasensya ka na, ha? Pwede bang emoticons ng kiss na lang bibigay ko sa'yo? Na gifts, mga virtual gifts na lang muna po. Pasensya na po. Sa susunod na lang po. Maiintindihan na nila yon. Importante is na alala natin sila. O diba? Mahilig pala sa ano. Beautiful song, sabi ni Ma'am Elsa. Maganda yung song ni Charlie. Gusto ko nga yan eh. Kasi parang yung dating niya is ano ha, parang matawag dito. May pagka ano siya eh, waltz na parang gano'n, no? Yung beat niya, tan-tan-tan-tan. Yung beat niya is parang may pagka millennial yung dating. Alam mo yung kanta na, dami-dami, na-na-na-na-na-na. Yung kanta na yun, di ba? Parang yun yung nakahanap kong peg. Kapeg niya dun sa song na yan. Kaya very nice ang song na yan. Gustong-gusto ko rin yan. Anong sabi ni Lovely? Bagong pag-ibig, nasisibol, bago na lahat, kahit na ano nasasaktan. O diba, may hugot itong si Miss Lovely. O, bago muling pag-ibig, sarap na in love. O diba? Oo, masarap naman lahat sa una. Sa una lang yan. Peter pala, Peter. Ang ganda ng song. Oh, totoo naman, oh, sabi ni Dance. Totoong maganda. Congratulations sa iyo, kapatid na Charlie. At syempre yung kanyang viral video, no? Kaya hindi po nga talaga, hindi natin na-download, Jordan, ano? Sayang. Pero huwag niyo pong kakalimutan na mag-like and follow and subscribe po kayo, mag-share sa mga YouTube account po namin ni Charlie Fry. Ako po ay the official Camille Victoria. At huwag niyo rin kakalimutan, syempre, ang BSC Broad Stream Cast Communicators. Yung pong kanyang, ang YouTube account po ng BSC. At yun, syempre, yung pong aming programa, pag Saturday, yung sa akin po is Single Moms Diaries. Pag Saturday po yan, 7 to 9 p.m. And pagkatapos po nun ay yung The Frying Pan. Siguro next Saturday, meron na ulit episode si Charlie Fry. Kasama niya si Direk
June Urbano. Yun po. Huwag niyo pong kakalimutan yan pag Saturday. And of course, sa mga hindi pa po nagla-like at nagpa-follow sa BSC page sa Facebook, paki-follow po and share niyo na rin po ang BSC Broad Stream Cast Communicators FB page. Para po maka-join kayo sa aming raffle, may raffle draw po kami on September 21 sa aming first year anniversary. Congratulations sa lahat ng taga-BSC. Thank you so much, Sir Ton Salaw, and of course, si Kaben Paipon, sa lahat-lahat po ng bumubuo ng mga broadcasters at communicators sa BSC. Thank you po. Alright, this time, ito sabi ko, tugtugan mo kami ulit ng isa pang song. Meron ka na ikwento sa akin na kwek-kwek, ano? Alam niyo po ba yung kwek-kwek? Although, because honestly, hindi po ako talaga masyadong mahilig sa kanyang ganyang pagkain. May pasensya na kayo kasi sa yun yan yung bilog na ano, no? Ano ba to? One day old ba yun? Iba ba yun? Ano ba yung kwek-kwek? Paliwanag mo nga sa akin. Yung itlog na milaga tapos binalutan ng kulay orange. Pero yun ba yung maliit? Maliit na itlog? Oh, itlog ng pugo? Ayun, kwek-kwek. Ang tawag daw po bala sa Bicol niyan ay? Anong tawag? Bulastog. Bulastog. O, kita niyo, di ba? Dito natututo pa tayo, hindi lang mga kanta, natututunan natin, mga salita din. Sa amin, alam mo ba yung ibig sa amin ng pag, para, puro ka kabulastugan, kabulastugan, that means, pag yung pasaway ka, hindi ka matino. Oo, sa mga, nadidinig ko yan sa mga pagpinagagalitan yung mga paglalaki, lalo na yung bawa, barkada ng barkada, gala ng gala, huwag kang mang puro ka kabulastugan, gano'n. Pero sa Bicol pala yon ay pagkain. Kwek-kwek pala yon, bulastog. O sige nga, love pakinggan story natin. O, i-dedicate story ito sa mga mahihilig sa kwek-kwek. Sa mga, na, hindi, sa mga ano, nagkakilala sa tindahan ng kwek-kwek o ng fishbowl. O, makakarelate kayo, di ba? Mayroong ganyan. Isaw, di ba? Mayroong mga nai-inlove dyan. Mm-mm. O kaya nagkakasabay na sumausaw nung kanilang kwek-kwek, di ba? Uy, nagkasabay sila, nagkatitigan. O ayan na, makakagawa ka na ng kanta pag ganun. Sige ka, pakinggan nga natin yung piano. How about I begin? Sige. Once again for piano, for the song. Bulastog ko, bulastog mo, oh, abang siram. Kinalas ko, kinalas mo, naghaharang-harang, abang siram. Abang siram. Yung abang siram po, napakasarap. Kasabay kitang nagbaba, duman sa may bulastogan. Sabado ning, aldaw na Sabado mantang mayo kita in trabaho. Ang sabi ko sa imo madyana, tamakakan kitang duwa. Dai nagduwa-duwa, nag-iba ka sa sako, nakatigduwa kitang bulastog. Tapos saro duwa tulo, apat lima anong isaw na masiramon. Ito walo siyam, barbecue malaman, swak na swak sa sausawan, apang siram. Alan, magkakan sa bulastogan, mantang nag-uuran, oran. Pag ikaan kaibahan, abang sira palan. Magkakan sa bulastogan, mantang nag-uuran, oran. Pag ikaan kaibahan, abang sira. Abang siram. Nagkanumpungan kitang duwa, duman sa may dayangdang.
Domingo din hapon mantang nagkaagaw ang liwanag sa kudiklo. Ang sabi ko sa imo madyana at makinalas kitang duwa. Daika nagsayo man ang iba ka sa sako, nakatigsarong kitang kinalas. Tapos saro duwa tulo apat lima anong chicharon na maragamuon. Ito walusiyam lupyang maharang turon na mahamisod abang siram palan. Magkakansar kinalasan mantang naguuran oran. Pag ikaan kaibahan abang siram palan. Magkakansa kinalasan mantang naguuran oran. Pag ikaan kaibahan abang siram. Abang siram. Sabado, Domingo, aldaw na mayong gibo, ini ang pribileyo, kani ka na bisto. Duman sa bulastugan, sagot sa kinalasan, puon sa karakanan, nagkaminutan. Kaya, baga nagikita. Kaya, baga nagikita. Kitang duwa. Bulastug ko, bulastug mo, oh abang siram. Kinalas ko, kinalas mo, nagaharang-harang abang siram. Abang sira. Nakakatuwa naman yung song. May naiintindihan ako sinabi mo doon Domingo, that Sunday, di ba? Ah, di ba? Galing ka, Sunday. Parang Spanish okay, din pala yung ibang ano word na. Nang, ano, dito kasi sa abang sira. Abang sira may sumasarap. Napakasarap. Ano yung haram? May narinig kong haram. What haram. Haram. Ano, ano yan? Ano yung, na? Amanghang? Yung kinalas man parang lomi dito, yung mga Bicolano mahilig sa maanghang. Sarap kinalas. Daw kumain ng kinalas habang umuulan yung oo, maanghang na kinalas. Tama. Pagkasama mo yung minamahal mo. Minamahal mo. Yun, pag, sana gumawa ka na rin ng Tagalog na version next time. Pwede, di ba? Pwede. Gawan mo para at least meron sila maririnig na Bicol tapos may Tagalog. Kasi nakaka... Di mo si ano, napapasayaw nga daw si Miss Lovely sa trabaho niya eh. Napapainda ka, tanan. Nakakatuwa kasi yung ano, very ano, happy yung tunog, yung tempo. Ay, andyan si ating kapatid na ano, Dennis Rojas. Thank you so much, kapatid na Dennis. Sana next time mag-guest ka. Kayong mag-guest sa akin lang sa inyo. Ay, ate si Brother Vicente Gatula, Brother Boy, thank you so much. Brother Boy, yung gitarista rin yan. Nagko-compose din yan. Kasama ko siya sa aming prayer group. Brother Boy, Gatdula, naintindihan mo ba yung Bicol ng kanta kanina? Hindi ko alam kung Tagalog to si Brother Boy. Yun, tagal ko nang kasama eh. Kung Tagalog talaga siya. Pero I think taga-Tagalog talaga siya. Dito siya sa may Paco. Anyway, hello tayo kay Claudine. Hello sa inyo. Ayun, sabi ni Miss Lovely, ang ganda ng song, napapasayaw ako sa trabaho. Ha ha ha. Ayun, sabi ni Dennis Rojas. Ayos, Brad. Ayan, sila Ma'am Elsa, nagandahan sila sa song. Nakakatuwa, nakaka-indak, di ba? O, di ba? O, sa papa, mama. Ano sabi niya, nadadalan? Kapatid ko po yan. Ah, kapatid mo to? Si Ana. Ayun. Ano sabi niya, para sa mama mo't papa mo daw? Opo. Ay, mama, papa. Oh, thank you so much. Nanonood po sila. Ah, nanonood. Ayun. Eh, batiin mo pala yung pamilya. Batiin mo, mag-shoutout ka sa kanila. Dali na. Ikaw naman, Miss... Ano? I-share mo sa kanila kasi. Bulastog, isaw, barbecue, at kinalas.
Wala kasi ng sound. Dadala kayo ng kwek-kwek, ng isaw, ng tempo. Ay nako, sarap naman. Hindi ba mahal ang karne dyan? O, napunta tayo sa karne. Hindi ba mahal ang karne sa Camarines? Camarines, sir. Sa Camsur ba yung magagandang beach? Diyan ba yan, sa Camsur? Yung magandang marami beach dati pinapakita. Mura ba ang magpunta dyan? Depende po, ma'am. Like Karamuan, medyo mahal po sa Karamuan. Doon ba yun yung maganda na sabi, ang mahal-mahal nung ano, magstay ka ng overnight? Yung dati na feature, ano yung magandang beach dyan? Meron dyan yun, parang... Yun, ma'am. Yung Karamuan. Yun yung mahal. Opo, ma'am. Yung pinaganapan ng Survivor 2008. Ayun. O, diba? Sikat po. Parang gano'n, parang 20 ba? 20,000 isang gabi, parang gano'n, 20 o mahigit pa. More than ganun that ba? Siguro, no? Overnight? Okay. Well, ay, maraming pang ano ko na yun. Pang too much na grocery ko na yun. Ano sabi ni ano? Sabi ni Dennis, nagdadala lang good vibes. Yes, very good, di ba? Kasi nakaka-indak kasi. Oh. And ako yung si kapatid na Dennis, napakadami rin kanta niya, nakakatuwa din yung mga compositions niya. Siguro next week mag-guest ka na dito, kapatid na Dennis, sa kami mga Christmas songs siya. Kasi next week mag-play na tayo ng mga Christmas songs na compositions namin ni Charlie at ni Dennis. Tapos ikaw, piano, next time pwede ka parang ulit mag-guest sa amin, magkantahan mo kami ulit, baka meron ko mga bagong songs, no? For next. Ngayon, we still have like 12 minutes pa naman tayo. Pwede pa tayo mag-play yung song. Sana may Christmas song ka. Wala ka pa bang gawang kanta na Christmas song? Ayan, marami pa yan. O, yun, no, sabi ni Claudine, ang yung kapatid, magagandang original songs. O, di ba? Eh, very supportive naman palang yung kapatid. Masabi ni Claudine, baka naman, magpadala ka pa ng ulam mamaya. Alright, sana po ay i-share nyo po, i-like ito pong aming live stream sa inyong mga kamag-anak, kaibigan, kahit sa kani-kanino pa. At sana po sa mga dating, sa mga bago natin na nanonood sa atin dito, mag-like and subscribe and follow po kayo sa FB page ng BSC Broad Stream Cast Communicators. Malapit po ang aming first year anniversary para po mapasama kayo sa aming raffle draw on September 21. Yan, huwag niyo po kakalimutan, BSC, like niyo lang po at i-follow and i-share. At sa YouTube account din po ng BSC, mapapanood niyo rin po yung mga programs namin na na-miss niyo for that day. At syempre, pag Saturday po, may programa po ako, Single Moms Diaries, 7 to 9 p.m. At programa ni Charlie Fry at ni Direk Jun Urbano. Yung program nila ni Direk Jun Urbano ay The Frying Pan. Pag Saturday din po yan. Huwag niyo po kakalimutan. Thank you so much po sa lahat-lahat na nag-join sa atin. Meron po tayong time. Huwag tayong mag-alala. Kakanta po tayo. Alright, ano pa ba nandyan na... I think meron kami yung duet ni Arthur. Gusto ko rin marinig mo to, ano... Yeah, no, actually si Arthur, kaibigan namin ni Charlie. Ako, mas close ako kay Arthur kasi ilang years ko rin siyang naging kaibigan, nakasama sa mga events. Siyang parang Frank Sinatra ng Philippines. Isa siya dun sa napasama sa 100-year concert ni, yung birthday concert ni Frank Sinatra for the whole, ano yun sa para sa buong mundo yun ha. Nag-perform siya, isang part sa Europe na nakalimutan ko. Lagi namin nakakalimutan ni Charlie yung name nun. Kasi hindi familiar, kasi sikat. So anyway, so nag-perform siya doon. Ito siguro mga several years ago. Pero ito nga si Arthur ay, sadly, ay iniwan na tayo more than three years ago. Pero marami siyang songs ng album niya na all original Filipino songs na compositions. Meron akong 3 songs doon na i-contribute sa album niya. At ito yung aming duet. It's called Kundiman. Ang nag-inspire po sa akin ito ay yung mga lumang kanta natin, piano, like yung mga maalala mo kaya dahil sa'yo, ikaw ang aking panaginip. So, sabi ko, nung time na gusto kong mag-compose ng mga classic songs, sabi ko, gusto kong parang pag-isahin yung kanta na yon ng mga classic sa iisang kanta na relaxing din, na parang bossa nova lang. So, kaya nabuo itong kanta na to and it's called Kundiman. Sana po magustuhan nyo. An original composition. Kay hirap ng
may nauna sa puso mo. Laging nangangarap na sana ay makapiling mo hanggang saan, hanggang kailan ang puso ay maghintay. Ikaw lamang ang iibigin ko. Okay na yan, Jordan.
Yan po ang kundiman. Yan yung sinasabi ko sa'yo. Di ba parang may mga, mayroong mga lines doon kung narinig mo na familiar, di ba? Doon sa mga kanta na luma. Yun yung naisip ko doon. Sabi ko, pagsamasamahin ko, di ba? Yan, inspired tayo. But naku, sayang ano, malapit na tayong matapos. Ilang minutes na lang ba? Sayang. Siguro yung ibang song mo, Tiano, for your next guesting. Kasi ilang minutes na lang. Anyways, nag-enjoy kami talaga sa yung mga kanta. Thank you so much. Thank you po. Oo, na-appreciate namin. Oo, si Dennis. Andiyan si Dennis. Thank you so much, Dennis. Oo, nag-refer sa'yo sa akin, no? Thank you so much. Sa ating mga nag-join sa atin, siyempre mag-thank you tayo sa kanila. Kay Miss Lovely. Thank you so much po sa mga nakinig, mga nanood. Yes, si Miss Elsa. Si Olive, of course. Olive Patches, happy birthday. Sino pa ba ang nandyan? Si Claudine, yung kapatid mo, no? Sila Tata Jerry Clarins, ang aking kumare, si Kate Penn Buot. Thank you so much for joining us. Si Joanna Marie. Joanna Ann, tama ba? Ann Marie. Ang mga De Castro, join sa atin. Si sino pa yung kanina? Si Angeline San Pedro. Thank you so much. Jordan, hindi ko makita yung mga names ng ibang nag-join sa atin. Nasaan na ba yun? Thank you so much po sa inyong lahat. Sana po sa susunod ulit na Sunday. Of course, si Miss Doris, thank you so much. O sabi niya, beautiful song. Siyempre, di ba? Nakakabis, no? Si Arthur, yun yung duet namin. Sana po pala, bago kami magpaalam ni Tiano, of course, Tiano, meron ka ba sasabihin sa ating mga makagsong mag-thank you sa mga naka-appreciate ng iyong kanta? Thank you so much po for appreciating our original songs with Ma'am Camille. So, wag po kayong magsawa mag-support sa mga programa nila at nung ibang mga kamusiko natin. So, ako po medyo nag-uumpisa pala ako sa mga public, kumbaga public performance like this one. So, thank you so much po Ma'am Camille and Kuya Dennis. Then sa tips and advices po Ma'am kasi kulang pa talaga. No, huwag ka mag-alala. Unang-una, ang importante dito yung mga compositions mo ay galing sa yung puso at saka talagang inspired ka. Yung sa when it comes to singing, kayang-kaya mo naman yun, may improve yun, walang problema. Ang importante rito is na-share mo yung talent mo, na-share mo yung mga likhain mo kasi ang gaganda ng mga message ng songs mo. Thank you so much. Yan, thank you sa pagbati. Sabi ni Ms. Elsa, enjoy po ako sa mga songs ninyo. Have a good evening. Yes, thank you so much sa lahat-lahat po. Sana po lagi po kayong lagi po kayong mag-ingat. Thank you so much, Tiano. At sa ating mga iba pang nag-join sa atin ngayon, ngayong gabi at ngayong 2 hours natin sa Virtual Sunday. Sana po magkita-kita po tayo ulit next Sunday at hopefully kasama natin ang ating kapatid na Charlie Fry. Thank you so much, Charlie Fry. Thank you for joining. Then sa mga songs mo. Thank you po. Ayan, sabi ni Miss Lovely, I will always support. Sarap kasi manood sa kanta. Enjoy talaga. Thank you so much, Miss Lovely. Sana mag-thank you din tayo kay kapatid na Marco Remulla. Thank you. At susunod na po ang programa ni Sir Joey Ortiz. Huwag niyo po kalimutan na supportahan po lahat-lahat po ng mga programa namin sa BSC. God bless everyone. Thank you so much. Sige, Jordan, play na lang natin yung tayo'y maghawa kamay. Para po sa inyong lahat. Thank you. Thank you so much. God bless everyone. Thank you po. Huwag mong daramdamin, loob mo'y gagaan kung sasabihin mo sa'kin. Hangad ko ay magpasaya, bigyan ka ng pag-asa. Paligid ay magliliwanag, mawawalang pagdurusa. Tayo'y maghawak kamay, patungo sa bawat pangarap natin, pagsisikapang abutin. Dahil walang imposible, walang hindi kaya.
pag-asa ang kinabukasan.